sino kayo? Binabati kita, Macbeth. Stay ng blood. Binabati kita. Stay ng todo. Binabati kita, Macbeth. Ang susunod na magiging hari. At sa iling bangko. Binabati kita namin. Sa dugong magpumula. Susunod na tagapagmana ng corona. Walang kasiguradahan, baka tayo nililigyan lang. General Macbeth at Bangko, kayo'y sumama sa akin. Ako ang ipinadala ni Haring Dungkal upang pasalamatan at iparating ang balita na ikaw, Macbeth, ang bagong famous caudor. Matapos mag-traidor at maparusahan ng pamatayan ang dating king. Ako'y nagagalak sa balitang ito. Maraming salamat. Bangko, naniniwala ka ba sa mga sinasabi ng mga baruha? Sa iyong dugo, manggagaling ang tagapagmana ng corona. Napagtanto ko lamang ito dahil sa balitang inatid sa ating kanina lamang. Ang mga demonyo ay minsan nagsasaad ng kalahating katotohanan at kalahating kasinungalingan upang maakit ang isang taong nagdumawa ng makakasama sa kanilang sarili. Nais kong pasalamatan ang dalawang magiting na General ng karyang ito na si General Bangko at General Macbeth. At ngayon ay bagong tay ng Caudor. Nais ko rin ipaalam sa inyo ang aking anak na si Malcolm, ang susunod na hari. Mabuhay! Macbeth, nais ko sana maghapuna at magpalipas ng gabi sa inyong kastilyo. Ay, ayos lang ito sa akin. Ang aming kastilyo ay bukas para sa iyo. Uli, maraming salamat sa iyo, Macbeth. Aking asawa, nais ni Haring Dungkan na magpalipas ng gabi at maghapunan sa ating kastilyo. Ika'y maghanda para sa pagdating ng mahal na hari. At kami naman ni Bangko ay may nakasalubong ng tatlong buruha pagkatapos matagumpay na labanan at sinabing ako ay magiging Thane of Caudor at ito'y nagkatotoo. Sinabi din nilang ako ay magiging susunod na hari. Ang aking asawang Thane ng Glamis ay tumaas ang rampa at naging Thane of Caudor. Mapatay niya ang hari. Magpupunta sa kanya ang pero ng dito. Tiyak ang maganda ang plano ng aking asawa. Kailangan natin mag-usap. Nabasa ko ang letra na iyong ipinadala at napagtanto ko na kailangan nating patayin ang hari habang ito'y nasa kastilyo upang mapunta sa iyo ang trono nito. Hindi ko ito'y kaya. Napakabuti ng hari sa akin at wala akong ambisyon para gawin siya ng buhay. Napakaduwag mo! Isa ka bang tuloy na lalaki sa lagay na iyan? Meron akong plano. Papainumin mo ang dalawang bantay hanggang sa sila'y makatulog. Pagkatapos, sasaksakin mo ang hari habang ito'y natutulog. Ipapahid natin ang dugo sa dalawang gwardya upang sila ang mapagbintangan at papatayin nang hindi na sila makapagsalita. Sige, aking asawa. Isasagawa natin ang planong ito. Luwal. Kampay! May iwan ko na kayo at ako'y nanto na. Thank you.
Alvin, kailangan nating maghiwala at tumakas. Kung hindi, tayo na rin ang susunod na papatayin. Ano ang nangyari, Macbeth? Pinatay ng dalawang gwardiya ang hari. At dahil sa gari ko, di ako nakapagtimpi at pinatay ko rin sila. Salamat sa impormasyon, Macbeth. Hindi kaya si Macbeth ang pumatay sa hari. Mga kababayan, narito tayo ngayon upang ipaalam sa inyo ang bagong hari ng Scotland! Ika'y aking inaanyayahan sa pagpupulo mamayang gabi. Pwede mo rin isang si Clarence. Oo naman, Macbeth. Gagagala ko namin makapagkala. Malaming salamat, Bangko. Patay niyo si Bangko at ang kanyang anak mamaya habang papunta sila rito. Ano pong may pag-iulisap ko sa inyo, mahal na hari? Alam mo na din ang iyong trabaho, napatayin si Bangko at ang kanyang anak. Masusunod po, mahal na hari. Dayan, takbo! Tumigil ka, Bangko! Baby, ayos lang po ba ang hari? Oo, ayos lang siya. Kumain lang kayo. May multo! Ay, hindi na lang po. Ayos na lang po, Bangko. Sa susunod na lang po, Hari Macbeth. Nakagulas ng bibig mo. Hindi lang dahil sa pati ang isyong tungkol kay Bangko ay kakala din. Nais ko lang malaman na aking hinaharap at mabigyan ng kaunting pala. Mag-ingat ka kay Macbeth. At kaya naman, hindi ka mapapaslang ng isang tao, kiniluwal ng isang babae. At ikaw, Ligtas, hanggat siya hindi mo nakikita ang gubat ng Bernardo na malapit sa palasyo ng dancer. Lahat ng tao ay iniluwal ng babae. At hindi naman gagalaw ang
sa gubatan ng Bernam Woods papunta sa relasyon ng Don Simon. Mahal na Prinsipeng Marcos, nais kong pumalig sa inyo. Kay aking papayagan, ngunit siguraduhin mong ikaw ay aking mapagkakatiwala. Hindi sadya ang pagkamatay ng iyong ama at alam ko sa sarili ko na may tinatagong lihim si Macbeth. At nais kong mabunyag ito upang mabigyan ko si siya ang iyong ama. Salamat sa iyo, Macbeth, at sa iyong pagpuprosige upang makamit ang mistisya ng aking ama. At tulayan ang pumanig si Macbeth kay Malcolm. Mas lalo lang ang nasasabik sa susunod na mangyayari. Ngayon, nais kong patayin niyo si Lady Macduff at ang kanyang mga anak. Masusunod mahal. At ibigay niyo na rin ito, letra lang ito, sa mensahero at ibigay kay Macduff. Maaari na kayong umalis. Tumigil ka at ayusin ang iyong postura. Kung gusto mong ipagigante ang iyong mga pamilya, kailangan na nating pumilos at humingi ng tulong kay Haring Edward. Tama ka dyan, Prinsipe. Halina at simulan na natin ang paglalakbay patungo sa palasyo ni Haring Edward. Magandang umaga, Haring Edward. Malcolm at Macduff, anong ganap at gawin nga rito sa aking kaharian? May tutulong ba ang aming kaharian sa inyo? Nais po namin kung bilang ang mga salita sa inyong kaharian upang bawin namin ang kaharian ng aming mga kastag. Hindi na ako sisisid sa iba pang detalye, pero sige. Ngayon pinapayat ako na meron na 10,000 sundalo upang dalhin sa kastag. Maraming tulong po ito, Haring Edward. Maraming salamat, Haring Edward. Balong araw ay masusuklayan namin ang kalagbaitan mo. Nangyari na ang isa sa mga hula. Patay na lahat!
bawal ng aking ina, kundi sa sinapuguna ng aking ina. Sa wakas, tapos na rin ang lahat. Tuloy na ang pumanig si MacDuff kay Malcolm. Mas lalo lang ang nasasabik sa susunod na mangyayari. Ngayon, nais kong patayin si Lady MacDuff at ang kanyang mga anak. Susunod mahal na at ibigay niyo din ang letra nito sa mensahero at ibigay kay MacDuff. Maaari na kayong malis. Ano ba ito?
1, 2, 3, action!